And good morning po mga ka-builders. Ayan, ituloy po natin yung ano, aming paggawa dito sa ano, sa mga kalsada at saka kanal. Ay, at saka yung building ko na tuloy-tuloy pa rin po. So ayun, tara mga ka-builders, samahan niyo po ulit ako ngayong araw. So ayun po, dito naman, dito po tinatapos naman namin yung ano, yung mga takip dito at saka yung kanal. Hanggang andun na kami sa gitna. Tapos dito naman, ayan, pinapatakpan ko na po yung mga manhole dito. Okay, so yan po, to mga to, tatakpan po ito. So ayun, nandun na po kami. Ito naman, may bagong deliver ng graba buhangin. Ayan. Ito naman po yung mga ano, mga takip, naka-ready na, nakabuhos na. Ayan, ayan. Lalagyan na lang po ng handle yan. Tapos ilalagay sa mga manhole. So ito yung manhole cover natin. Gumagawa sila dyan, pupunta muna kami sa kabila, sa ibang sites. Okay. Ayan mga ka-builders, malapit na naming matapos itong pavement dito. Tapos na rin sa dulo, ito na lang, mga 15 meters na lang ito. So matatapos ko today, no? Ayan si Foreman. Ito yung buhos ka kanina. Tapos ito nung isang araw. Kasi kahapon hindi kami nakagawa. Kasi ano, nag-uulan. Hindi namin pwedeng ituloy, masisira lang. So ayan, okay na rito. Ayan yung dulo. Okay na yung dulo. So mag-umpisa kasi dito na ito yung 00 niyan papunta ron. Okay. Okay na yung pavement dito at saka kanal. Kaya nga po pala ano yan, job mix, kasi yun po talaga ang nasa plans and programs. Ayan mga ka-builders, bumili muna ako ng ulam namin ni Engineer Gab. Gulay at saka lumpiang Shanghai. Ayan po mga ka-builders, nandito naman po tayo sa project namin. Yung 3-story building na ginagawa po namin. Okay. So ayun na po ang ano rito, ang nagagawa namin mga ka-builders. Ayan. Yung mga scaffolding, yan naka-set na. Magdadagdag na lang kami dito sa baba. Kasi medyo mahaba. So kailangan din ito, may brace din yung mga baba. Okay? O nga pala yung mga scaffolding nyo pag sa lupa, lalagyan nyo po ng ano, ng shoring jack or ng ano, sapatos. Kung walang ano, kung walang shoring jack, pwede na itong ano, malapad na bato para matigas siya. Ayan, para matigas. Para hindi siya bababa pag pinuhusan ng semento yung taas. Kung mapapansin nyo, lahat ng scaffolding namin, yung baba, ang ginamit ni Foreman, itong malalapad na ano, na bato.
na galing sa mga kalsada. Kung ano, kung wala kayong kahoy, pwede rin naman kahoy or ano, or shoring jack. Kasi ang problema lang sa shoring jack, medyo maliit yun. Or yung ano, base jack, ayan. Yung base jack kasi, maliit lang yun, mga ganito lang yun eh. 15 cm by 15 cm lang kasi yung ano, yung base jack. So ito, mas malapad ito. So ayan po. Ang target namin dito, mabuhusan ito next week. Kukumpletuhin lang po lahat ng pamorma. Tsaka nung ano, nung sahig dito. For second floor pa lang yan, mga ka-builders. Etong mga to, ha, hindi to basement. Ano talaga yan, tatambakan po yan. Diyan po kasi kami naglagay ng micropile. Ang si Forman na nasa taas. For! Oh, doon na kami, nag-level na. Ayan na, nililevel na ni Forman yung para dito. Diyan yung ano niya, pamorma niya sa slab niya rito. Ha? Hindi raw makita ni Manong yung ano, yung level ng tubig. So pinabibili ni Manong si Forma ng ano, ng kape para makita. Kasi walang jubos, dapat jubos. Kako, ano ba ang problema, yung tubig o yung mata? Ako. Ayan. Kita mo eh si Manong. Hindi makita, nandito raw. Hindi raw makita kasi kaya pinabibili ng kape. Kasi para mag dapat jubos. Pwede, jobos. Yung problema, walang jobos. Kape na lang. Hindi, kaya lang pag jobos kasi, magmamantya yung loob. Malabo lang. Kung mapapansin nyo nga pala mga ka-builders, ano, ang ginagamit namin, ano, scaffolding or mga, ano, ay tubo. Ito, mga tubo. Ang for, yung iba naman ginagamit kahoy. Pwede naman din yun, kaya lang mas kagandahan kasi ng tubo, magagamit mo ulit sa susunod na project. So hindi nasasayang. Ang kahoy kasi, lalo na yung coco lumber, isang beses mo lang kasi magagamit yun. Kung magamit mo man sa pangalawa, hindi na ganun siya katibay. Kasi pag napakuan na yung mga yun, nag-iiba yung strength niya at saka pag nabasa. So ayan. So puro tubo ang ginagamit namin. Sa level hose para nakikita yung ano, yung tubig. Ayan na siya. Yan na, nakita na. Buti pa yung hose pinagkakape nyo. May lasang kape. Magja-jogging tayo sunod. Kita-kita tayo dun sa antipolo.
Kailan yun? Father's Day? Ah, oo. Buti ka pa. Pajaging-jaging ko na lang. Malabo na mata ni Kuya. Ito, kape. Yun nga ang tanong ko kanina, kung yung tubig ba ang problema o yung mata. Yan, nagpa-soft drink si ano si Foreman. Si Foreman. Foreman, salamat sa inumin ah. Ayan, busy sila. Kasi target namin na by next mabuhusan yan. Bali, sasabay namin yung buhos ng ano ng mga biga at saka nung ano ng slab. Ang ibubuhos pala namin diyan mga boss ay ano, ready mix. Magse-set up kami dito ng ano ng pumpcrete pataas. Pataas diyan. Kaya ano, ready mix po ang gagamitin namin diyan. Ito merong dinala dito si Forma na ano. Na manok, yan. Ito atang ipapadugo namin sa slab eh. Yan. Saka sa mga biga. Yan, magpataba ka muna diyan ha. So yun po mga ka-builders, ang update natin po dito sa aming 3-story multi-purpose building project. Okay, i-update ko na lang po ito sa susunod na upload ko. Pag nakapasok po ulit ako dito kasi busy po ako dun sa mga kalsada kanal na mga projects din namin. Okay, so yun po, maaga po akong aalis dito kasi pupunta po ako ng opisina para mag-check ng mga bid documents namin doon para gagamitin namin sa bidding bukas. Okay, so yun po mga ka-builders, hanggang dito na lang po ulit muna tayo. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta. Okay, mag-iingat po kayong lahat at God bless po sa inyo. Bye-bye, salamat po.